ng plato din. Gagawin, eh, magbe-bake ako. Okay, so what I'm gonna do is a butter cheese buns. Okay? So, medyo kakaibang pandesal. Parang sa Tagalog, monay. Yeah. So, masyado tayong maaga ngayon kasi pag nagbe-bake nga daw, sabi, dapat warm temperature. So, pag maagang maaga, medyo malaglimig kayo. So, maganda mag-gumawa ng bread. Kasi nga, hindi ko kailangan buksan ng electric fan or aircon para hindi ako mainit. At least, maganda ang temperature ng weather natin. Okay? So, let's start! Okay, mga pachams ko, eto na. Let's start ang ating mga ingredients. Egg, mga six pieces, and then water, 1 cup, and then 1 teaspoon of salt, 1/4 cup of sugar, the butter, kinulang ako ng butter, so lalagyan ko na lang ng olive oil, okay? And then, the yeast.
baking powder. Then, ito yung ilalagay kong cheese. Kasi nga, di ba, cheese buns. O, di ba? Cheese butter buns. And, milk. And, our bread flour. So, ipag-mix lang natin siya. Mix-mix lang. Ito yung tinatawag na straight baking. So, ilalagay lang natin lahat ng mga ingredients. And then, imamas. Masa natin. Okay? So, konting masa lang. And then, as usual, as you know, meron ako ditong OHA, diba? Mixer. So, masayang-masaya ako dahil mag-bake ako na. Gagamitin ko na ngayon ang aking mixer. Okay? Pagsasama-samahin lang natin siya. First, ang ating yeast. And then, ang ating sugar. And then, ang konti kong butter. So, iti natin. Nagugasa ako ng kamay, ha? And then, ang ating egg. Baking powder. Basta, ganyan lang. Mix-mix lang. Ayan. Diba? And then, ang milk. Magtira ako ng konti para mamaya sa toppings. Kasi, wala na rin akong milk eh. So, sorry. And then, ating bread flour. So, ilalagay ko na rin siya. Ayan. Ayan. 4 cups yan. 4 cups ng bread flour. And then, imimix na natin siya. Ayan. Yung cheese, itong cheese, mamaya ko pa siya ilalagay pag gumamit na ako ng mixer para matunaw siya. Gusto ko kasi yung tunaw, yung durog, ayoko kasi nung nakikita ko yung ano eh, yung cheese. I mean, yung buo-buo yung cheese. So, itatry ko kung matudurog yung cheese. Diba? Okay, so ganito lang siya. Masa-masa lang. Okay, guys. May nakalimutan pala akong ilagay itong ating salt. O, diba? Bahabon. Ayan. And the olive oil. Ayan. Pagdagdag ng ano. Masarap din yung oil eh. Bukod sa butter. Ayan na siya. So, konting masa pa. And then, ilagay natin yung water. And room temperature lang. Hindi masyadong malamig yung water. Ayan. Ilagay na natin lang. Okay. So, ganyan lang. Okay. Namasa ko na siya. So, na-knead ko ng konti. So, tatanggalin na natin siya dito para i-transfer ko siya sa mixer. Ganyan. Ayan. Diba? Ita-transfer natin siya dito sa aking mixer. Para i-continue ang pag-knead through my mixer. So, i-edit natin to. Okay guys, nailagay ko na siya sa ating mixer. So, i-start na natin siyang. Yeah, so lagay muna natin sa 2. Ay, 1 muna pala, 1. Para 10 minutes natin siyang imi-mix. And then, lalagay ko na itong ating cheese.
kasi titignan ko kung bakit mo yung dito. Hindi ako kasi nang buong-buong cheese eh. Pero yung happy-happy ko naman siya. Kaya medyo... Ang ganda na mixer ko. Thanks to my son. Special mention. Sa akin. Christmas. My son Emilio. Thank you very much for my mixer. Okay guys. 10 minutes is almost done. So I think pwede na siya. Stop. Stop na natin. Ilipat ko siya dito na with olive oil na in-rinse ko lang para kasi iano natin siya ng 1 hour, papaalsahin natin siya. Okay? There we go. Diba ang ganda ng texture, oh? Ay, naingit naman ako. And then natunaw pa yung na-mix pang mabuti yung aking cheese. So, masyado na siyang malasa naman. O, diba? Kuha naman. First time kong gumamit ng aking mixer. Thank you ulit, anak. So, yan. Ano na natin siya. Round-round na natin. So, lalagay na natin siya dito. Yan. Papaalsahin lang natin siya. Leave it for 1 hour. Okay. Okay, mga pachams ko. Ayan, ready na siya. So, papaalsahin muna natin siya and leave it for 1 hour. Saka natin siya i-gagawing buns. I mean, butter cheese buns. Oha, ang social ko. So, tinakpan natin muna ng ano, and leave it for 1 hour. Okay? Okay, after 1 hour, ito na ang ating dough. So, ha? So, ayan na siya. So, atin na siyang tatanggalin sa contain. At atin na siyang medyo a little bit ng masa and then i-divide na natin siya. Okay, so ito sabi nila, ang tawag dito baston. So, baston daw. Ewan ko. Kasi ko maalam sa mga ano eh, terminology ng mga baking eh. Kaya dapat siguro mag-aral ako eh. Hanggang YouTube lang ako eh. So, di-divide natin siya ng 4. Yan. Okay. Tapos, ilagay muna natin. 4, diba? Sabi ko, yan. Kagawa tayo ng isang long buns at saka yung mga pandesal, parang style pandesal or monay. So, ano-anihin muna natin siya. Divide muna natin yan. So, ayan siya. Ibabasto natin siya. And then, slice ulit natin siya ng kung ilan natin mai-slice. Mga 8 pieces. Yan. I-massage lang natin ng konti. Ibilugin natin. Tapos, yan, ganyan. Okay. Nabilog ko na siya. Ito na siya. Ito na ang ating buns. Round buns. Ngayon, ito naman ang isa kong gagawin, yung ano lang siya, parang style ano siya, loaf of bread. Ganyan. Kasi masyado na madami. Kaya, gagawin natin.
babastunin natin siya. Papaalisahin ulit natin ng konti kasi ire-rest natin. I mean, ire-rest ulit natin ng mga 20 minutes kasi sabi nga, pag andog, ginalaw mo, dapat i-rest mo ulit. So, ayan na siya. Ire-rest muna natin siya, okay? Okay, mga pachams ko, ito na ang aking buns. Napahinga na natin siya, na-rest na natin siya. So, lalagyan ko siya on top ng milk. And then, pinainit. Pinainit ko na yung oven. Preheat. 150 degrees for 30 minutes yun. So, pasok natin siya mamaya ng mga 'yan. Okay, ito naman sa aking loaf of bread. Yan lang natin ng topping sa ibabaw ng milk. Yan na natin siya sa oven for 30 minutes. Na-preheat ko na siya, so ready na siya daw. Okay? Okay, ito na ang ating oven. Nalagay na natin siya. Mabigat. Dito siya sa baba. Okay, and then ang ating buns. Mamaya, pagpapalitin natin siya. So, yeah. Okay? So, for 30 minutes. Okay, mga pachams ko, ito na yung ating finished product. Ito ang aking buns, yung loaf of bread. And then, ito naman yung aking buns. Okay. So, we are going to taste it and I'll show you, okay? Hello, I'm back here, mga pachams ko. Ito na yung aking finished product, ang aking buns, ang aking cheese, butter buns. Medyo, ayan, malambot siya. Ganda. And then, now we're going to taste it. Okay? Masarap na siya. Meron na kasi siyang cheese. Minixan ko na siya ng cheese. So, soft and fluffy din, ah. Okay, we have a taster here. She's Mecca and she's sasabihin niya sa atin kung anong lasa ng aking butter buns cheese. Uh-huh. So, Mecca, anong masasabi mo? Masarap po. Hindi mo pa pinakitang nakain na nakain mo eh. Ano? Nakain niya na yung isa kanina. So, kaya okay lang. Masarap po. Lasang-lasa po yung ano, butter po. Okay. Masalo po sumarap yung hinaluan ng egg po. Ah. Kasi meron kaming egg. Nilagyan namin na egg. See you again later. Please like and subscribe.